So, yo, Carl, hello, 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 hello. Huh? So, dito na lang po ako, si Bullet Moto Vlog, yung isang dakilang scammer, no? So, yung nangyari kasi nung last video natin, no? So, bali, na-failed yung ano natin, eh. Hindi kasi naging maayos yung GPS ng ating GoPro. So, may mali tayo din sa nagawa natin. Hindi natin naibuksan ng proper or yung GPS niya hindi natin talaga nai-offen doon sa ating GoPro. So yun yung naging problema, o kaya yung video natin nasayang kasi hindi ko na ipakita sa inyo yung paano mailagay o mapaglagay ng overlay doon sa video na ginagawa natin pagka pumabiyahe tayo. Mapaglagay tayo ng speedometer, matatrack yung tracking natin, nandun yung map na lumalabas dyan sa may ibabaw ng video na yan. So yun. Promise ngayon pinag-aralan ko na guys, naalaman ko na kung paano, kung saan tayo nagkamali, o yung nagkulang. So ngayon, ito, promise, totoo to guys. Pakikita ko sa inyo kung paano yung pag-setup nun. And then, titestingin din natin ngayon dito sa labas lang namin para makita natin na gumagana. So, promise, panoorin nyo, totoo to. Hindi to bogus or hindi to scam. So, yun, ngayon guys, sana natin. So ito guys, ito yung ating GoPro, no. Ang una nating gagawin ay bubuksan natin yung kanyang GPS, no. So kailangan niya lang pumunta sa setting. Ayan. Dito sa kanyang preference, makikita niyo yung yan. Makikita niyo yung regional, yan. Itong regional na yan, i-on lang natin yan. Yan. So lalabas diyan yung GPS. So kailangan natin tong i-on. Yan. So yan, naka-on na siya, no. So makikita niyo, babalik tayo sa umpisa. Pop naka oh siya. Balik tayo uli dun sa ano. Ayan. So, makikita nyo guys, ayun na yung GPS nya. Nasa itaas na. Naka-on na siya. Pero hindi siya, wala siyang signal. Hindi pa siya nakasignal ng full. Kailangan yung ano nya, yung puti nya, matingkad na puti. So, yun yung ibig sabihin na connected ka sa GPS. Ayan. So, ayan, nakita nyo guys, na nagputi na siya. So, ayan, naka-on na yung kanyang GPS. No? So, kailangan yung hintayin na mag-shade ng white na yan. Diyan niyo makikita kung mataas na yung signal ng GPS niyo, no. So kailangan niyo hintayin muna magputi yan. So pagdating ngayon sa ano, guys, pagdating tayo sa ating cellphone, no. Mapapakita ko sa inyo, kailangan muna natin i-connect tong ating GoPro dito sa ating Quick. I-connect natin siya sa Quick, no. Yan. So, ayan, no. Si-search muna natin yung ating GoPro. So, ayan, allow. Yan. So, camera found. Control your GoPro. So, ayan na. Yan. Kailangan natin makakonect dun sa Wi-Fi ng GoPro. Para makita natin yung kanyang ayan. Kung makikita nyo, pagka nakakonect tayo dyan, lalabas yung video dito sa ating camera. Lalabas yung ano, pag nag-connect siya. Hintayin lang natin, no. So, ayan, connected na tayo, guys. So, ayan, kung makikita nyo, guys, eto siya. Ayan. Ayan. Connected na yung ating GoPro. So, ngayon, ang gagawin natin, ayan. So, balik tayo rito sa kanyang
view media. So ito yung video, mga video natin noong nakaraan, no. Pagka kailangan kasi actual, guys. Kapag naka-on yung GPS nyo, ayan. So matingkad yung GPS nyo dito sa itaas, ayan. So connected na siya, no. Then connected na rin yung apps natin, parehas na siyang matingkad yung kulay ng pagkaputi niya, no. So diyan makikita yung GPS niya is connected na, mataas yung signal. So ngayon, pwede ka na ngayon mag-video dahil na-connect mo na siya. Ayan. Dahil na i-connect mo na siya ngayon, tatry na natin mag-video. So ito yung mga dati nating video nung una na hindi natin na i-activate yung ano, kasi nga wala siyang GPS. So kung tutusin, pag kinlik mo yan, kung paano mag-activate yan, makikita mo yan dito, guys. Dito kailangan mo lang itong makikita ko muna sa inyo, guys, no. So yan, i-download natin. Kailangan mo siyang ipasok sa cellphone mo, yung mga video na yun, para makita mo yung setting, no. Try natin yan, halimbawa yan, guys, ha. Pakikita ko sa inyo kung saan tayo nagkamali. So hintayin lang natin ito mapuno. So ito yung kuha natin nung una, no. Mga naunang try natin. Yan. So pakikita ko sa inyo kung saan siya mali. So ngayon na ano niyo na na-install niyo na, no. So view media na tayo. So dito tayo ngayon mag-aano, guys, pag-edit. So pindutin lang natin tong edit, yan, yung lapis na yan. Then lalabas yan. Yan. Hanapin niyo lang yung ito, yung sticker, no. So pindutin niyo lang yung sticker. So ayan, lalabas yung kanyang mga ayan, oh, guys. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung overlay. So pwede niyong ilagay yan ngayon dito. Ulan yan. So ayan, nakita niyo, 'di ba, guys? Andiyan na siya ngayon. Ayan. So ulitin niyo lang isa kung saan yung lipat, eh lumipat na, nalipat na siya sa kabila. Pindutin niyo lang uli. Ayan, lilipat uli siya diyan. Pindutin niyo lang uli, lilipat uli siya diyan. So ayan, guys, tulad niyan, itataas natin uli. Ayan, nag-off na siya. So ayan, nandito siya. Ngayon, lagyan natin ng terrain. Ayan. Pindutin nyo lang kung saan nyo lilipat. Ayan. So, nandyan na yung terrain nya. Lagyan natin ng speed chart. Ayan. Lipat natin sa baba. So, ayan, dyan yan. Tapos, lagyan natin itong altitude. Ayan. So, lagyan natin sa kabilang gilid. Ayan. So, ayan na, guys, no. Nandyan na sa video yung sinasabi ko na overlay, no. So ayan na. Ano natin? Paka natin. Yo, may aksidente. So ayan ko, guys, kung nakikita niyo yung kanyang ano, ayan. Yung bawat andar natin, gumagana yung GPS niya. Gumagana yung speedometer niya. Ayan. So ayan, guys. Ayan, guys. Lahat yan nagpa-function, guys, no. Yung ating track ng ano natin. Ayan, yung kanyang terrain. Tsaka yung path. And then ito. Yung altitude at tsaka yung anong speedometer yan sa taas. So, gumagana yan, guys, no? So, naka-ano talaga yan. Naka-activate talaga yung GPS niya. So, yan yung naging problema dun sa una natin na video ginawa. Ayan. May aksidente. So na-fix natin yung problema. Yan yung problema na hindi ko talaga siya na i-activate totally. Kaya doon sa video na ginawa ko muna, ay hindi ko napalabas yan. So yan talaga yung dapat. So, kailangan nyo lang i-activate yung GPS. Yung pinakita ko sa inyo. No? And then pumunta lang kayo sa setting. Pumunta lang kayo sa edit. Pindutin nyo lang yung kanyang sticker. Ayan. So magta-try tayo ngayon ng bagong video. Ito yung video natin yung nakaraan. Oh. So yun, tapos na. So ngayon magta-try tayo ng bagong video. No? Ayan. Para mapakita ko sa inyo na active yung ating video na to. No? Yung ating ano, ginawang setting, no. So ngayon, video, pupunta tayo sa labas, iikot ako,
Then makikita ko sa inyo uli yung ilalagay natin na ano na overlay ng kanyang video diyan sa taas. So ayun guys, titestingin na natin 'to. So I hope ngayon na maayos na, ma-fix na natin yung naging ano natin doon. Kasi ano nakaraan kasi nga yun ngayon naging problema, no. Kailangan pala yung GPS niya is matingkad yung kulay para makita natin na malakas yung sagap niya. So pagka malabo, naka-on siya, meron kasing tendency kasi na naka-on siya pero mahina yung signal ng GPS, no. Kaya hindi natatrack yung ating data. So ngayon, I hope ma-fix natin to, ma-i-ice natin para mission ano tayo. O yan, ngayon iikot muna tayo rito guys, dito sa amin para makita natin yung ano natin, kung ma-activate natin. So mamaya pag uwi, pagka-edit natin ito, i-ano natin. Makikita ko sa inyo na working. Totoo yun guys, yung ano niya ha, yung mga layer niya na nasa taas na yun, yung speedometer na ano niya na yun, mga overlay doon sa taas ng video na yun, no. So totoo yun, gumagana yun. Kung ano yung takbo mo, kung ano yung ano mo, natatrack doon, yun talaga yun. So ikot ko muna to, babalik tayo pag ganon. Ito lang sa atin, dito lang sa amin. Kuminsan guys, pagka tinignan nyo kasi yun doon sa may ano nya, doon sa may edit nya, no. So yun sa may sticker, pindutin nyo lang yung edit. So kailangan nyo muna i-import yung ano nyo, video nyo doon sa camera nyo, and then may edit nyo yun. Kapag hindi nyo kasi yun ano, in-import sa camera nyo, hindi lalabas yung edit na yun, no. Kailangan ma-import muna yung video nyo doon sa camera, and then pag ano nyo, edit nyo, punta kayo rin sa sticker, and then lalabas dun yung mga ano nya na yun, ano, yung overlay na yun, no. So pagka yung overlay na yun is wala dun, blanco, hindi nyo siya hindi nyo nabuksan yung GPS nyo, so hindi gagana yung overlay na yun, no. Nakalagay lang dun GPS pero hindi nyo yun maya-activate. So kailangan talaga yung GPS nyo naka-on at malakas yung signal nyo doon. Pagka ganon, matatrack yung ano nyo na yun. So ikot na lang tayo rito, hindi na tayo masyadong lalayo. Importante lang naman makita natin kung naka-active talaga yung GPS nya, no? So yun nga, sinasabi ko, kailangan naka malakas yung signal ng GPS para pagka in-edit nyo, lalabas yung sa sticker, lalabas yung mga terrain niya na yun, no? Ma-active nyo yun, no? So kung mahina yung inyong GPS, hindi yun lalabas dun, hindi siya mag-activate. Yan. So umikot lang tayo rito sa may ano namin, no? Para mabilis tayo makabalik agad, dito lang naman. Then mamaya pakikita ko sa inyo na activated, na natatrack yung ano natin, yung GPS natin. Lalagay ko yung overlay dun sa ibabaw ng video. So yun yung gusto kong i-try, pagganahin pagka na gano tayo, no. Pag natapos tong pandemic na to, pagka pwede na uli tayong bumiyahe, no. Pagka nag long travel tayo like Baguio or ano, ubuksan natin yung train na yan, yung overlay na yan, para ma-track natin yung biyahe natin, no?
yan, nandito na tayo. So yan na nga mga kamoto, no? Na-test na natin, nakita nyo working naman yung ating ginawang setting na overlay, no? Sana may natutunan kayo sa simpleng video lang natin na to. And kung bago ka sa channel ko, don't forget to hit the like button and share para ma-update ka sa iba pa nating video. At thank you sa inyo, sa susunod po uling video. Salamat.